Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa mapagbigay na punong kahoy ni Shel Silverstein. Handa na ba kayo makinig? Noon, may isang punong kahoy na nagmamahal sa isang batang paslit. Araw-araw ay dumarating ang bata para pumulot ng mga dahon at gumawa ng korona at magkunwaring hari ng kagupatan. Inakyat niya ang puno at nagpaduyan-duyan sa kanyang mga sanga at namimitas sa mga prutas at naglaro ng tagutaguan. At kung siya'y napapagod, nagpapahinga siya sa lilim ng puno at lubusang minangal ng bata ang punong kahoy. At ang puno'y naging masaya. Makalipas ang panahon, ang bata'y lumaki. Ang puno'y madalas na iiwang mag-isa. Ngunit isang araw, dumating ang bata. Halika, bata, akyatin mo ako at magpaduyan-duyan sa aking mga sanga. Bitasin mo ang aking mga prutas, maglaro sa lilim ko, at masiyahan. Wika ng puno. Tanda na ako, at para makipaglaro, gusto kong magpakasaya. Kailangan ko ng mga kagamitan. Kailangan ko ng pera. Wika ng bata. Pasensya ka na. Wika ng punong kahoy. Wala akong salapi. Meron akong mga prutas. Kunin mo ang mga prutas ko at ibenta mo sa bayan. Magkakaroon ka ng pera at ikaw ay liligaya. Pinitas ng bata ang mga prutas at dinala sa malayo. At ang puno ay nasiyahan. Ngunit, matagal na nawala ang bata at ang puno ay malungkot. Ngunit, isang araw, nagbalik ang bata at ang puno'y nasiyahan. Halika, bata, akyatin mo ako at magpaduyan-duyan sa aking mga sanga. Wala akong panahon magmakyat ng puno. Gusto kong makapag-asawa. Gusto ko magkapamilya. Kailangan ko ng bahay. Maaari mo ba akong tulungan? Wala akong bahay. Ang sabi ng punong kahoy. Ang gubat ang aking bahay. Kung gusto mo, putulin mo ang aking mga sanga upang makapagpatayo ka ng bahay. At ikaw ay liligaya. Muling lumayo ang bata at nagpatayo ng bahay. At ang puno ay nasiyahan. Matagal na wala ang bata. At sa kanyang pagbalik, lubos na nasiyahan ang puno. Halika, bata. Tayo na at maglaro. Tanda na ako at lubong malungkot para makipaglaro. Nais ko magkaroon ng bangka para lumayo. Aari mo ba akong tulungan? Putulin mo ang aking katawan at gawing bangka. Ikaw ay makapaglalayag at ikaw ay liligaya. Kaya't pinutol ng bata ang puno. Gumawa ng bangka at naglayag. Ang puno ay nasiyahan, ngunit hindi ng lubusan. Pagkalipas ng matagal na panahon, nagbalik ang bata. Pasensya na, bata. Wala na akong maibibigay pa sa iyo. Ubos na ang mga prutas ko. Ay, inana ang ipin ko para sa mga prutas.
Wala na akong mga sangaw. Hindi na ako bata para magpaduyan-duyan. Wala na akong katawan. Hindi ko na kayang umakyat ng puno. Matanda na ako. Pasensya na. Sana meron pa ako maibibigay sa'yo. Pero wala nang natira. Ako ay isang matandang tuod na lamang. Pasensya na. Wala na akong kailangan ngayon. Sabi ng bata. Ang nais ko lang ay isang tahimik na lugar upang makapagpahinga. Kung gayon, ang matandang tuod ay magandang upuan at pahingahan. Halika bata at umupo. Umupo ka at magpahinga. At gayon ang halamang ang ginawa ng bata. At ang puno ay nasiyahan.